Morning mga master. Kakabalik lang namin sa ano dito sa Siapo. Katatapos lang namin ng home quarantine kahapon. Kumusta nga pala kayo mga master? So medyo okay na po tayo ngayon. Pero dahan-dahan lang sa pag-home service dahil yung area namin dito dami pang mga positive case na COVID. So kahapon natapos yung home quarantine namin mga master. So, dahan-dahan na lang muna tayong sigurong mag-aayos dahil wala naman tayong hanap buhay na permanente. So, ito lang po ngayon. Mayroon naman po na hinatid ito. Shoutout nga pala muna mga master bago tayo mag-umpisa. Yung mga kaibigan ko dyan sa Malta, Chris Amoria, tsaka si Dexter Cadena. So, shoutout sa inyo mga pre. So, ito na ngayon mga master. Yung may hinatid dito nung nakaraang araw, sabi ko'y malapit naman ako matapos na home quarantine, aayusin ko na lang pag makalabas na ako. So ito po yun mga master. Bali, apat po na washing machine. Yan o. So ito naman daw, ang reklamo ni customer, bigla na lang daw pumipitik. Umaandar siya pero pag inikot yung timer, biglang bumabalik. So pag ganyan po mga master, titingnan natin. Ito po yung timer niya. Ito yung timer niya. Naka-opo yan. Titingnan natin kung yan o. So kahit hindi na natin i-check yan mga master. Pag mga ganitong problema. Yan o. Timer na po yan. So kahit hindi na natin i-check ito. Papalitan na lang natin ito ng timer. So titingnan namin kung may maipalit kami na timer. So nandito na yun si Master Dinsyo. Medyo matagal-tagal ding nakatambay kami. Titingnan na lang muna kung mayroon kaming makitang timer. Mayroon naman kaming actualing tinatabing mga timer. Bumibili kami dun sa mga buti bakal. Pero as is naman na okay pa yung mga master dahil bago namin binili, chinik muna namin. So titingnan namin kung may kapareho nito. Pero ito po, kahit hindi na natin i-check mga master, confirm na po yan na timer po yung sira. So ito po yung sa dryer, okay naman. So papalitan na lang muna natin ng timer ito dahil yun nga sabi ni customer, umaandar siya pero hawak siya ng hawak dahil yun pumipitik bigla, umaandar po. So papalitan natin ito mga master dahil confirm naman na timer. So ito mga master, ito, ang reklamo naman ni customer nito, grounded daw, nakuryente daw siya. So titingnan natin yan. So Mr. Dins, pa ano mo na lang idan? Palitan mo na lang ng timer. So yan na din si Master Dodge. Shout out sa iyo Master Dodge. So nagkakaumpisa pa lang namin ngayong araw na to mga master. Medyo hapit. Mahigit isang buwan din akong naka-home quarantine dahil dun nga sa pangyayari sa misis ko. Tapos nung sinuwag kami, naging positive pa yung anak ko, yung isa, pero asymptomatic naman. So naka-stay din kami ng home quarantine noon. Doon lang kami sa bahay, tatlo lang naman kami. So anong pizza ngayon? So mahigit halos malapit na po kami mag isang buwan doon nakatambay. So mabuti na lang, natapos na din sa awa ng Diyos. So kailangan nating magsumikap mga master dahil ako na lang yung maghahanap buhay. So ito, titingnan natin to mga master. Ano po ang problema daw nito, ang reklamo ni customer, grounded daw. So ito, anong sabi Master Dodge ito? Walang reverse? Walang reverse. Pag walang reverse, angry bird yan. Pag walang reverse mga master, alam nyo naman kung hindi magre-reverse, forward lang lagi. Timer din po ito. Pag iniikot mo, yan, tumutunog siya. Narinig nyo, tumutunog. Pero mamaya, i-check natin yan kung may oras pa tayo. I-check natin ito dahil ito muna yung uunahin natin dahil medyo malayo po yung may-ari niyan. Ito medyo malapit lang naman ito. Ito Master Dodge, anong problema? Ano yan? Sira ng makina. Sira na daw. Di na maandar. Di na daw umaandar. Chinik na nila pero i-check pa rin natin mamaya. Titingnan natin ha. Daming mga may kasama pang mga ano mga Master oh. So titingnan natin yung mga Master. Unahin muna natin ito. Itong isang washing grounded po daw yan, sabi ni customer. Pumunta kanina sa bahay. Tsaka ito yan, tinanggalan ni Master din. So unahin muna natin ito mga Master.
So standby na lang muna tayo sa sandali. Check muna natin ito. So, ito po 'yung mga master. So hindi mo pwede mapalitan ng timer ito kasi hindi mo mahila ito. Hindi mo siya mahila. Matanggal. Kung hindi mo ito tatanggalin. Ito. Itong sa drain at saka itong sa dryer. Dahil konti lang po yung clearance niyan. So kailangan tatanggalin mo muna ito. So yan, inayos na, tinanggal na muna ni Master Dins. Saka si Master Dins yun. So sila na muna ang gagawa nito. Iti-check ko mamaya yung isa, grounded po yun. So yan. Ganyan lang na yun, kahit hindi mo natanggalin yan, Master Dins. So yan mga Master. Para maiangat ni Master Dins po ito. Para matanggal po yung timer. Kasi hindi mo makuha yung timer na yan, hindi mo mapalitan pag hindi mo ito tatanggalin. Dahil aangat ito, tingnan nyo. Yan. So yan, di ba? So ganun yung po pagtanggal nito mga Master at saka pag-replace ng timer. So confirm naman po na timer yung defective kanina, nakita nyo, biglang bumabalik. So yan, natanggal na yan mga Master. So papalitan na lang muna ni Master Dinsio ito. Maghahanap lang muna kami ng timer, titingnan ko muna itong isa. So ano po ito mga Master, yung reklamo ni customer nito, grounded po. Mali, palitan muna natin. So ito po mga Master. So ito po mga Master, check na muna natin ito, kukunan muna natin ng resistance, tatanggalin natin dito. Dahil yun nga check ang reklamo ni customer nito, grounded po daw. So titingnan natin dahil meron po siyang dryer, titingnan natin kung saan yung grounded dito, sa dryer ba o sa wash motor. So standby na lang muna tayo sandali mga Master, ako kunin ko muna yung tester, multi-tester. Okay, nga, kira to? Tarong ba? So ito po mga Master, mayroon pong nahanap din siya na kaparehong timer, yan o. So mabuti na lang, mayroon kapareho, ito po yung defective na timer. So mabuti na lang, mayroon kaming maipalit. Galing talaga ni Master din, ano. So papalitan niya yan. So ito naman, i-check natin ito mga Master. Titingnan natin ito. So ito po yan mga Master. Tatanggalin muna natin ito. May actually, na-repair na din pala ito. Tingnan nyo. Pinalitan na siya ng tie wire. Siguro nabasag po ito. Check muna natin mga Master ha. So pag paano ba malaman kung sira o hindi yung unit? Una, check natin dito sa plug. Gagamit tayo ng multi-tester. Kunan natin ang resistance. So hindi naman natin siya malaman kung hindi natin iikutin yung timer. Kahit yan o naka ano na po, naka-calibrate po ang ating tester. Pag ilagay natin yung test probe sa plug, yan o, hindi po yan gumagalaw. So iikutin po natin ang timer para ito, unahin natin itong timer ng wash. Ito sa wash. Kaya pala hindi umaandar mga Master. Defective pala ito. So ito pala mga Master, ang reklamo lang ni customer, grounded daw, pero hindi naman umaandar oh. Yan ang sira yung timer. Ang sabi ni customer ng Dins, grounded yung kwan. Tapos pag tinistingan niya kanina, hindi na umaandar. Yun nga, tinisting pala kanina dahil tanghali pumunta dito yung customer, babalik lang daw mamaya dahil namamasada din yun, babalikan niya mamaya mga 2 p.m.
hindi ko napuntahan agad dito yan kanina dahil nagpre-prepare ako ng pananghalian namin. Alam nyo naman, ako na lang mag-isa. Nagluluto pa ako, naghuhugas, nagpe-prepare ng ulam. So yun pala ang problema nito. Yung unang sabi ni customer, grounded. Pero nung pinandar kanina daw, hindi umandar. So may dryer po siya, pero pinandar lang siguro niya itong wash motor. Washing, yan o, sira o. Wala. Walang response, hindi tumutunog. Pero check pa rin natin mga master ha. Para ma-sure natin, gagamitan natin ito ng multi-tester. So, hindi naman natin ma-determine agad kung halimbawa tumutunog o hindi. Pero hindi daw umaandar. So yan, mayroon pala siyang resistance. Oh. Pero kung pakinggan mo siya mga master, yan o. Wala kang marinig na pumipitik. Dapat kasi pag pinaikot mo ang timer, tumutunog. Yan o, pinaikot ko na po yan na yung wash motor. Pero yung sa tester, sorry. Pero dito, hindi nag-o-off. Dapat kasi pag forward yan, at saka pag reverse, mag-o-off yan. Pero hindi o. Diba? So meaning, depicted na din po yung timer nun. Naka-thermally contact na o thermally close na siya po mga master yung timer. Yan o, kanina pa po yan. Dapat kasi pag mag-reverse, mag-off yan, tapos babalik, off, babalik. Yan o. So, diba? So, hindi po gumagana yung timer. Yan o. Hindi po gumagana, pero check muna natin dito itong isang itong dryer. Check natin. Yan o, gaya niya na tumutunog. Pero ito wala o. Diba wala? Pero ito tumutunog. So, off muna natin ito. Kukuna natin ang resistance. Kung may resistance po ba ang dryer. Kukuna muna natin ang resistance ha. Pinaikot ko muna yung dryer. So wala din mga master. Depicted din ang ating dryer. Yan o. Calibrate natin ha. Yan o. Calibrate yan. Pag check natin, ganyan. Wala. Walang response. Hindi gumagalaw. Naka-on na po yung timer ng dryer. So, medyo maraki-laki po yung problema nitong washing nito mga master. Dahil ang problema nito, hindi umaandar yung dryer. Hindi din umaandar yung wash motor. So, titingnan muna natin. So, gagamitin muna itong tester ni Master Densio. Dahil napalitan na po niya ng timer ang ito. Yung depictive na timer. So, na-replacean sana yung disira kanina. Ano, Brutus? So ito, napalitan na po niya mga master. Mabuti na lang. Mayroon pong kapareho. So ito po yun. So napalitan na po ni Master Dins. So tingnan natin yung kaibahan ng depicted na timer. Yan o, ito po yung pinalitan na kanina. Pumipitik. So, ito na po yung pinalit ni Master Dins. So, lagyan mo ng knob Master Dins para matistiran mo. Check natin yung mamaya dahil pina-check din ni Master Dins sa akin kung okay na ba daw. Actually, si Master Dins at saka si Master Dins nag-aaral pa lang itong dalawang ito. Decidido din matuto. So, ngayon, tuwang-tuwa na naman dahil mag-uumpisa na naman kami. Diba, Master Dins? So, yan.
Yan. Pinapaikot na ni Master Dincio. So, habang inaayos pa nila yan mga master, ito, problema. Titingnan natin ito dahil wala nga resistance. Titingnan natin yan. So, ito po yung mga master. Inaayos na po nila yung isa. Ito naman, sira yung wash motor na timer. Oh. Yan o. Hindi tumutunog ito. Mayroon siyang tunog. Yan, naka-off yan ha. Mayroon siyang tunog. Umaandar po yan. Pero pagdating dito sa plug, wala po siyang resistance. Yan, mayroon. Yan o. Pag i-calibrate natin yung tester, di ba? Yan o. Wala, hindi gumagalaw. Naka-on po yan. So, titingnan natin mga master kung bakit wala siyang supply. Tatanggalin natin dito. Tatanggalin muna natin ito. Eh, pina-under pala ito kanina. Hindi daw umaandar, sabi ni Master Dincio. Titingnan na lang natin mga master dito. Actually, na-repair na din. You know, medyo basa nga oh. Parang sigurado naman ito na mayroon yatang ground dito. Dahil nung umpisa, yan ang reklamo ni customer, grounded daw. Nung pinaandar na nila, hindi umaandar. Yan mga master, basa. Yan o, kaya tingnan mo dito o. Mayroon pong tubig. At saka tingnan mo yung... Baliktarin ko yung kamera ha, sandali. Tingnan mo yung motor, yung... Sa dryer na motor, yan o. Kinakalawang, di ba? So, alam naman natin na pag mga ganyan, hindi naman siguro kakalawangin yan. Tingnan nyo naman yung unit, medyo bago pa. Hindi naman siya may kalumaan ha, pero kinakalawang, yan o. Yan. Kinakalawang po. So, ibig sabihin yan. So, mga master, habang iti-check natin ito, yan o, pina-under na ni Master Dincio. Ayos! Yan o. So, okay, Master Dodge. So, yun po yung problema nito kanina, yung sabi ko, timer. So, ito naman, okay na po yun. So, dito na lang tayo. Check muna natin itong yung supply nito. Pero, check muna natin ito isa-isa mga master. So, para malaman natin bakit hindi umaandar yung... Ito po yung diagram niya. So, ito po yung sa wash motor. Red at blue. Yung sa spin motor naman, yan o, gray at saka purple. So ito, blue at saka red. So titingnan natin ha, blue, red at saka black. So unahin muna natin itong sa ito, sa wash motor. Blue, red, ito, blue at saka red. Titingnan natin dito. Para ma-determine natin na baka defective po, isa-isahin po natin ito mga master. Blue, red to. Blue. Yan. So ito. So ito yung forward at saka reverse. Tapos yung black. Ito. Para mas mabilis, puputuloy na lang natin. So ito. So ito po yun mga master ha. Puputuloy na lang natin. Ito yun mga master.
blue red, ito po yun, no? Kita nyo timer blue red. Ang isang linya naman sa white, pati itong sa spin motor as sa spin dryer na timer, pareho silang nakakonik sa white. So ito po yung dalawa. So nandito sa dalawa yung isang supply ng sa spin motor or dito, pero hindi pa natin nasubukan. Pwede nating hindi na lang putulin, dito na lang tayo magkukuha ng dito. Yung isang test prob natin dito at saka yung isang test prob dito, ilipat-lipat natin sa timer. So unahin muna natin ito, ha. Ikutin natin yan, no. Umikot na po yan, ha. So dito tayo magkukuha ng supply, kukuha ng supply dito sa may kulay na puti, white, at saka dito. Yan, oh. Yan. So gumagalaw naman ang ating timer. Yan, oh. So kahit hawakan natin, mga master, ha, para makita nyo itong isang test prob dito sa white, tapos dito ilipat-lipat natin, ha. Tingnan nyo yung sa tester, ha. So, wala. Hindi na gumagalaw. Naka-on po ang ating timer. So, lipat natin dito sa kulay white. Litin natin, ha. Yan, o. Wala. So, defective ang ating timer. Wala, o. Defective, hindi gumagalaw. Pero naka-on po yan. So, nagtataka lang tayo, mga master, hindi gumaganda, umaandar yung motor sa wash motor pati itong sa dryer. So hindi naman umaandar yung wash motor. So dito din i-check din natin itong sa dryer. So ito, check natin, na kung okay pa ba itong dryer. So ito yung purple niya. So ito, tingnan nyo. Spin motor LED, kasama na yan sa switch dito. Yan. Ah, kaya pala, o. Oh. Yan, o. Oh, tingnan nyo. Hindi pala nasisara, no, nata. Dito, oh, may kiram siya. So, mayroon siyang LED switch dito. So, yun ang problema. So, wala po yatang problema ito. Baka nandun lang sa switch. So, ulitin natin, ha. Balik natin. Pandarin lang muna natin yung spin motor kung umaandar. Naikot na natin itong, ikutin natin itong spin motor, ha. Dahil ito, confirm na po itong defective. So ito na, pinaandar natin. Switch off natin. Ito, pinaandar natin. Titingnan natin dito sa plug kung gumagalaw. So yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Kita nyo. Yan, o. Oh. So may resistance yan, mga master. So meaning, hindi po defective ang plug dahil umaandar yung spin motor. Tatanggalin ko yung takip, ha. Iangat ko. Magsiswitch off yan. Iangat mo yung takip. Yan, o. Oh. Yan. Close. Open. Close. So, pag may close mo yan, mayroon po kasi siyang tinatawag na lead switch dito. Yan, o. Oh. Nakita nyo yung switch na yan. So, nandito po yan sa ilalim ng takip dito. Nandito yan sa ilalim. So, okay po ang spin motor. So, ito lang ang problema. Na-check na natin yung timer niya. Defective. So ngayon, ang gagawin natin, papalitan muna natin ng timer, then ikukunik natin sa motor, papaandarin natin. So kunan muna natin ng body ground kung may ground yung
Baka may ground po yung unit, yung spin motor, dahil nakita natin kinakalawang yung spin motor. So, kunan natin ang body ground, umaandar po yun. Yan o. So, yun itong yung sinasabi ng customer. So, nakasit po sa 1K. Tapos, yung isang disc prop dito sa plug. Yan ah. Gaganyanin nyo lang. Para mas mabilis, hindi nyo nang isahin, gaganyanin. Tapos, lilipat. So, pwede mo nang isabayan. Ganyan. Tapos, yung isang disc prop, maghahanap ka dun sa portion, dun sa motor, kung saan yung kalawang o bakal, doon mo i-attach yung isang test prop. So yan ang titingnan natin ha. Yan o. May ground. So ito yung sinasabi ng customer. Yan o. Kahit dito may i-attach o. Yung sa brake po ito ha. Pero tingnan mo yung tester gumagalaw. So kahit ilagay natin sa baba ha. So, i-double check na lang natin mamaya ulit ha. Lalagyan muna natin ng timer. Papanderin natin ulit. So, bago pa man, i-check din muna natin itong motor. So, yan mga master ha. Tatanggalin na lang muna natin ito. Tatanggalin muna natin ito. So, ito po yung timer niya. So, pakitanggal na lang muna ito din, Master Lins. Tanggalin na lang muna natin yan. Para malaman natin ito. So, yan. So, ito yung sabi ko. So, itong isang kulay puti, nakita nyo dito, dalawang white siya oh. Papunta sa plug. So ito yun oh. So ito. Ano mga Master Dodge. So ito yung isang kulay puti. Ito naman yung isang white. So naputol na natin yung blue at saka red. So dito na lang tayo maghahanap. Para determine natin kung saan yung problema nito. So, pwede muna natin putulin dito, Master Dodge. Sali ha. Ano yung isang kulay puti? So, ito. So, ito po yung kulay puti ng sa timer. So, pwede natin putulin ito dito. Para ma-check natin, malagyan natin ng isang timer. So, ito po yun. Dahil itong isang kulay puti, papunta po ito sa timer ng dryer, spin dry. So dito tayo magkukunik. So hindi, mamaya na lang muna natin dun ibalik yung timer. Dahil mayroon pa po isang problema, grounded daw. So lalagyan muna natin ito ng pansamantalang timer. Yan mga master ha, umaandar po yun. Isasaksak ni master din sa pagkukunan niya ng pirahe. Si Master Reds. Yan. Aga high ampere po yan. Di ba? Hindi umaandar yung motor. Kaya yan, umaandar. Sobrang hina. Pero tingnan nyo. Sobrang taas po. Yan, tingnan mo ulit. Yan. Pero hindi umaandar. Yan, umuubong lang. Di ba? Saka yung amperahe niya mga master, tingnan nyo nga. Sobrang taas. Yan, umabot ng 4. So titingnan natin yan mga master. Kung okay pa yung motor na yan o dito sa kapasitor. Check din natin ang kapasitor. So, tanggalin mga master din. Nakita niya sobrang taas.
So titingnan natin ang kapasitor kung may resistance. Kung may resistance po yung kapasitor na yan, meaning wala na po yung motor. Defective na po ang motor kung ito po yung ating kapasitor. Tanggalin mo, Master Dennis, please, yung kapasitor. So yan po yung kapasitor niya. So para mas mabilis natin ma-determine, puputulin na lang natin yung connection niyan mamaya. Click natin, tapos try natin paanda rin, gagamit tayo ng ibang kapasitor. Pwede lang muna, patanggalin muna ni Master Dennis yan. Mga master, click natin yung supply ng kapasitor niyan. Ayan, tingnan nyo, lumubo. So ang gagawin natin ngayon is ano to, 11 at saka 3. So hindi pa natin napaandar yung spin motor kanina dahil inuna muna natin itong wash motor o yung washing, nag high ampere kaya pala lumulubo na. Kaya no, lumulubo na, di ba? So ang gagawin natin ngayon, maghahanap tayo ng kapasitor na ganito, 11 at saka 3, para mapandar natin ang spin drive. So dalawa po yung naging problema nito, yung supply ng spin drive at saka yung sa wash motor, dahil defective yung kapasitor niya. So ang gagawin naman yung Master Blitz kayo, maghahanap na naman kami kung baka may kapareho, titingnan natin. So ito. So hahanapin natin ngayon dito kung saan yung supply ng 3 microfarad at saka 11 microfarad. So ang gagawin natin is titingnan natin dito ngayon, Master Dodge. So ganyan po yan mga Master Dodge siya. Dito na lang tayo titingin sa connection niya mga Master Dodge. Sa Master Dodge, yan, 4 pole. Okay, 4 pole. Karate. Yan o, kapasitor, red at saka blue. So kapasitor niya red at saka blue. Yung kapasitor niya red, gray at saka 4 pole. So malalaman natin agad sa ito yung color coding ng spin drive motor na kapasitor, wash motor, red at blue. So ito po yon. So di ba ganun na kadali mga master. Kung masundan nyo na lang kung yung diagram. So ito. So itong purple at saka gray, ito po yung sa spin motor. So putulin natin ha. Tapos ito po yung sa gray. Ah, ito po yung sa wash motor, blue at saka red. So ngayon, ito po yung lumubo. So magpapalit tayo ng kapasitor ng spin motor at saka sa wash motor. So titingnan natin dito. Meron kaming mahanap. So ito, standby na lang muna tayo ha. So ito. So ito, pareho ko sila mga master. Mabuti may nakita kami agad. Lumubo, di ba? So mayroon kaming extra o yung savings na yung sabi ko na tinatabi namin. So ito po yun. So lalagyan natin. Okay. So nakasit tayo sa times 1k ohms. Naka 1k tayo. So ito po yung sa spin motor. So ito po yung sa wash motor. So check natin mga master ha. So yan o, diba? Kita nyo yung tester, balik tayo natin ha. So yan, itong sa spin. Yan o, gumagalaw diba? Ito kasi mga master, kahit hindi naman natin i-check, nakita naman natin o yun o lumulubo. At baka ito lumulubo. 100% na defective na po yan. Kahit hindi na natin i-check dahil lumulubo na siya. So ito yung ipapalit natin mga master. So ito. Tanggalin natin.
So yan, lagyan na lang muna ng packing tape. So first din namin na bumalik sa trabaho ngayon mga master. So mayroon naman tayo, mayroon na agad tayong customer. So magandang simula din ngayong araw na to. So yan mga master, ginagawa na ni Master Dodge. So ganun lang kadali mga master. Sinik natin kanina, ito hindi ko pa nga tinanggal yung timer para pagdating ng customer mamaya, makita niya kung anong problema, at least mayroon din namang video. Dahil mamaya-maya pa daw siya darating, medyo malayo siya. So pagdating niya mamaya, ayos na yung unit niya, ipapakita ko na lang din itong video sa kanya. So yan mga master ha, pinalitan muna namin ang pansamantalang timer. So iikutin mga Master Dodge. Kahit hindi na natin i-check, nakita naman natin na lumulubo yun. Sasaksak na ni Master Dodge yung mga master para malaman natin kung umaandar yun. So ito po yun kanina, defective na siya, pati yung timer defective na din. So daming problema nito. Papaandarin din natin mamaya yung spin motor niyan kung gagana na, dahil pati ito napalitan natin. So try mong saksak Master Dodge kung mag high ampere pa ba o hindi. Yan o, umandar na o. Baliktarin ko yung camera sandali ha. Yan. Yan o, master, umandar. Reverse. Yan ba? Stop. Tapos reverse naman yan. Yan ba? Ang gagawin natin ngayon, titignan natin kung nag-high ampere siya o hindi. Yan, normal na po. Hindi kagaya kanina, umabot ng 4 amperes, di ba? Reverse. Yan. So, normal na po yung takbo niya. So, titingnan natin kung mapipigilan ni Master Dodge. Okay po. Okay din yung motor niya. Okay pa yung gearbox niya. So, ito ngayon. Try mo na ikutin niya, Master Dodge. Yan, pinaikot na ni Master Dodge yung sa dryer ha. Titingnan natin. Yan, umaandar na din o. Umaandar na po yung dalawa na yan. So, buksan mo nga yung takip Master Dodge kung nag-stop back. Yan o. Nag-break na din siya. Diba? So, ibalik mo Master Dodge. Umandar, di ba? I-ano mo? Kasi umaluwag po. Yan. Flip. Yan. So, umandar na po yung dalawa. So, palitan natin ito ng timer. Pati yung monitor niya. So yung amperahe niya normal. So yan. Maandar na po yung dalawa na yan. Ayos Master Dodge. So yun yung problema niya. Timer. Palitan natin ng timer. Kasi yung kapasitor niya lumubo. Ito. So ito mga master, wala na tayong problema na nakita ngayon. Dahil na-replace na natin ang kapasitor at saka yung timer. So umaandar na po yung spin motor. So okay na po tayo, normal na po yung reading ng amperahe niya. So kakarating lang nang mayari, galing po sa ibang barangay. So yan, so ito na yun mga master, napalitan natin ng kapasitor pati itong timer. Dahil yun, kahit ikutin mo yung timer niya, walang response, hindi tumutunog. So yun, repair na din ito. Meron na siyang nilagyan na siya ng ano, naputol daw yung dito. So yan na mga master, okay na po tayo dyan. Ito, naayos na din, timer din yung problema. Ito, timer at saka itong kapasitor.
So ayos. So yan mga master, pinaandar namin, nilagyan namin ng tubig para malaman namin tapos pwede na nilagyan namin ng tubig. Dahil sabi nga ni customer, sabi niya grounded daw, may ground, pero yan nakita namin saan banda yung ground para ma-explain ko sa kanya yan, oh. Kung nakita niyo mga master, ha. Yan, oh, tumutulo. So sa makina pa lang, sa motor pa lang, nakita niyo na na may tubig talaga dahil kinakalawang na yan, oh. Diba? Yan, oh, tumutulo. So hindi na lang daw gagamitin yan dahil para for safety na lang dito sa anak. Dahil wala naman tayong mabilhan dito talaga na spare niyan. Yan ang tumutulong. Delikado po yan. Ang kaibahan yan, yung motor ng spin motor, tingnan nyo, kinakalawang ikumpara mo dito. Walang kalawang. Para for safety purposes na lang dito sa anak niya, maglalaba, tatanggalin na lang namin yung connection dyan. So wala naman daw siyang talagang may tap, wala daw yung kaligtan. Para po safety na lang dito ng customer, patanggalin na lang namin yan. So yung wash motor na lang ang gagamitin dahil sobrang delikado po. So yan mga master, update na lang namin kayo, patanggalin na lang namin itong connection. So ganun lang mga master, paano mag troubleshoot kahit hindi na natin itester ito, nakita natin na lumubo siya. So kahit hindi na natin itester, 100% na defective na po yung kapasitor. At saka yung timer niya, ito napalitan natin. Ito tatanggalin na lang namin mamaya, titingnan namin kung magkas siya. So hintayin na lang muna natin yung ito, tingnan na. Normal na din 'yan, oh. Ayos. So huwag niyo kalimutan mga master. Subscribe Pimlitik para updated kayo pag may bago kaming mga video. Pag ganun lang. Next time ulit mga master, maraming salamat.